This is the Hello World Podcast, where we talk about habits of success, habits of excellence, entrepreneurship, leadership, learning and development, and outlook that will help us succeed through life. This is Louis Banta, CEO and Chief Trainer of Learning Just Made Better, or LJMB. Or when you were really younger, and I heard some of them in my exposure to you when we were servicing you as our client in Pilamu. I'd also like our listeners to hear from you yung mga vivid stories din niya when you were still studying that helped you shape the habits. Dun sa tanong mo, marami kong ano dyan, marami kong story about my humble beginnings, no? Because we were 10 children, and my mother was only the breadwinner. So can you imagine our life? Yes, ah. So sampuy talagang, to me, my hero nga is my mother, no? Unfortunately, she passed away sometime March this year. So I was kumbaga witness to how it is with very little in life, no? Our daily condolences, sir. Yeah, thank you. But we're moving forward, no? Salamat, no? So when I was in grade 6, kasi nga pangatlo ako sa 10, so marami pang nasa likod ko, pito. When I was in grade 6, sabi ng mother ko, pasensya ka na dahil hindi na natin kaya na ikaw mag-high school. Yung grade 5 muna, pasampahin natin ng grade 6. Sunod-sunod yun. So I was already computing, Diyos ko. Ibig sabihin, 7 taon ako magiging out of school youth hanggang yung bunso namin, grade 6, no? So anyway, when I was out of school youth, yun na, naging naglilinis ako ng mga bahay, ng mga kapitbahay, bunot, lampaso. Bunot pa nun eh. Uso pa yung coconut house eh, ha? Wales, lampaso, yan. Naglilinis ng kotse, utusan ng barangay, okay? Minsan, gumagawa ako ng assignment ng mga kaibigan ko kasi alam nila, may hindi ako mag-aaral eh. Ha? Right. Tapos, yung kung saan kami nakatira sa Panganan, bahain yun eh. So, pag bumabaha, yung kaibigan ko, merong bubong ng jeep. So, nilalabas namin yun, nagpapasada kami, inihila namin yung mga tao sa baha. No? So, ganoon ang ginagawa namin. So, that was it was really very challenging and difficult. Sir, saan ang galing yung mga ideas mo noon? Where did you get all of these options of what to do? Kasi siguro, pag nandun ka na eh, when you're in that situation, you have to ask yourself, what can I do? Anong gagawin ko? Alright, hindi ka nang pwede na, wala na lang, doon ka na lang sa sulok. Namulat nga ako na parang this is not the kind of life that I want to have, no? Okay. So parang there's got to be something different that must happen. So kumbaga, parang ayaw ko lang, parang it becomes natural to a lot of people na kapag merong ganyan ng situation mo, isip ka anong pwede mong gawain, right? Pwede mong gawain. So yun ang lang ginagawa ko. Sige lang. Sa mabuting palad naman, yung nililinis ko yung sasakyan ng aking uncle, hindi naman niya ako binabayaran eh. Basta ako, sige lang. Siguro nakita niya na at nakakausap niya yung nanay ko na mahilig akong mag-aral. Sinabi sa akin, sige, dahil pinupunasan mo yung kotse ko gabi-gabi, itong gagawin natin. Akong bahala sa first year high school mo, pero first year lang ha. Second year, hindi ko naman papangako yun. So that gave me the opportunity to get back to, after 2 years, to get back to school. Yes. Kasi awa naman ng Diyos, yung napasukan ko na na eskwela, St. Antonino sa Singalong. Kapag honor student ka, meron kang libre ka ng tuition. Yes. So nung first year, binayaran ng uncle ko. Second year, syempre, inano mo na yun. Inambisyon mo na yun para maka-second year scholar, third year scholar, fourth year. Sawa ng Diyos, class valedictorian ka naman, di ba? Wow. So that gave me naman the opportunity to apply for scholarship in several universities. Mm-hmm. And I chose Ateneo, and that's where I landed. Ganon din sa Ateneo. Mm-hmm. Scholarship all throughout. Scholarship all the way.
But alam mo, isa sa high school, may kwento nga ako dyan. Pag binalikan ko yan, nalulungkot ako. For example, isa lang sapatos ko eh. Kulay itim. Mm-hmm. E di ba minsan, meron tayong event sa school na kailangan mo kulay brown. Mm-hmm. Ang gagawin ko doon, punta ako sa kapitbahay, hingi ako ng pinturang brown. Ipinturang ako yung sapatos ko ng brown for that event. The following day, tapos na, gagas ko naman para itim na ulit. Di ba? Alright? Natatanggal naman, sir. Bumabalik naman sa dati. Oo. Siyempre, iba, hindi na yung katulad ng dati. Pero itim pa rin. Okay, itim pa rin. May lunch. Ang lunch, siguro kaya mataas ang cholesterol ko ngayon kasi ang lunch ko nung high school, itlog. Mm-hmm. Itlog na. Pero ibang luto. Ah. Pritong itlog, Tuesday, scrambled egg, itlog mm-hmm. na may kamatis, itlog na may sibuyas, tapos hard-boiled. Okay? Minsan, nahiya akong sumabay sa mga kaklase ko during lunchtime. Kasi pag tinanong ako, anong ulam mo? Araw-araw na lang itlog. Uh-uh. And then when I was in Ateneo, di ko maniwala dito, when I was in Ateneo, I was waking up 4 o'clock in the morning. Bakit? Kasi nag-iigib ako ng tubig eh. Sa public faucet, dala-dala ko yung libro kong tiniram sa library. Wala nga akong textbook sa Ateneo no, kasi I could not afford. So wala akong textbook, panay library niyan. So one night, dito hindi ko makakalimutan, one morning, nagigib ako ng tubig sa kanto. Mm-hmm. Biglang umulan. Siya nabasa yung tiniram kong libro sa Ateneo. Mm-hmm. And then I said to myself, life has to be better than this. So even it gave me even that force and commitment na hindi dapat titigil tayo sa ganitong klaseng buhay. Mm-hmm. Alright? So doon. So marami pagkakataon na may sinyalis na, sige lang, labang ka lang. So yun ang nangyari. Alright? Sa akin, kung sa, when I was in high school, itlog ang inaano ko tuwing tanghalian sa Ateneo, buko pay lang. Everyday buko pay. You know why? Because that is how much I could afford for lunch. Mabuti sa Ateneo, ang canteen doon, libre soup. So, soup ako plus buko pay. That has been my ano, sawa ng Diyos, nakaraos. No? With honors pa, sir. Huh? Oh, with honors pa. Ganun. With honors. Tsaga lang talaga, no? Of course, maraming, ang parati ko rin sinasabi is maraming tao along the way natutulong sa'yo. Mm-hmm. Right? Sa pag-aaral, pasyensya, mga ganyan. There are a lot of people along the way who would help you. So, para parati ko sinasabi, pag ginawa mo yung para sa'yo, in other words, kung ano yung sipag mo, tsaga mo, kahit hindi mo isipin at hindi mo asahan, meron mga taong basta nalang pumupunta sa iyo eh, para tumulong. Ganun. And your uncle was really one of the, I'd say, the catalysts, ano? Kasi, pero in minsan, ang realization ko dito, you were just cleaning the car of your uncle. Tama, sir, without any expectation. Kasi very consistent yan. You know, ito, isa pang hindi ko makalimutan. On my very first day in Gilam, 36, 37 years ago na ngayon, nakabasa ako ng very simple quote. There is no limit to what a man can do if he does not care who gets the credit. Alright? So, sige lang ako. Trabaho ko lang ng trabaho. Yun ang paniniwala ako. Trabaho ko ng trabaho. Kasi ultimately, honest work will be rewarded. Maybe not now, but in the future. So, tinan mo nangyari. Na-promote ako nung na-promote hanggang naging presidente ako. But hindi ko naman yun iniisip eh. Basta as far as I was concerned every day, I was expected to do my job to the best that I can. Kasi yun ang aking commitment sa kumpanya eh. So, that's what I did. This is Louis Banta of LJMB. Thank you for watching my video. To watch more videos like this, click subscribe and hit the bell icon below. If you like this video, please give it a thumbs up, comment down below, and share it to others.